Ayun nga po, ngayon pong magpapasko at mag-New Year po, narinig ko na, umpisa ko na po kasi marinig yung mga kanta po ng Christmas na sa Pilipinas. So, yun po kasi yung parang nakakawag LSS po sa amin dito. Lalo po yung mga kaibigan ko pag narinig po yung mga kanta na pang Christmas po ng Pinoy. So, orang nalulungkot po kami. At the same time, masaya po kasi kami yung magiging reason kung bakit magkakaroon po ng laman sa mesa o handa yung pamilya namin din sa Pilipinas ngayong Pasko po. Pero yun nga po, yung sakripisyo po namin na nandito po kami sa ibang bansa para i-provide po yung pangangailangan nila. Mahirap po, malungkot. Pero yung sama-sama po kami ng mga kaibigan ko na lang na mag-enjoy po dito. Amina, gano'ng katagal ka na dyan sa Norway? Actually po, bago pa lang po ako dito, mag-9 months pa lang po. 9 months. Tsaka first Christmas away mo ba to sa pamilya mo? Yes, talagang unang beses po talaga na mag-celebrate ang Christmas na malayo po sa pamilya. Amina, anong work mo sa Norway? Actually, ano po to, cultural exchange po. Au pair po ako dito. Mayroon po akong tinuturuan na host family po. Sa kanila po ako nag-work. Ganun din po yung mga kaibigan ko dito. Buti nga may friends siya. At least may support system si Amina kahit papano. Kasi, di ba Amina, aminin natin dun sa Pilipinas, ramdam na ramdam mo nga ang Pasko dito, July pa lang, may Christmas songs na eh. Pero kasi ako din, yung ako nagki-Christmas ako sa Canada with my parents, hindi ko masyado, may mga dekorasyon, pero hindi Paskong Pinoy. Lalo na sa Norway, alam ko parang it's a special day, pero hindi yung katulad natin mag-celebrate ng mga Pinoy, ano? Yun ba yung mga namimiss mo? Yes po. Yun. Ibang-iba po talaga yung celebration nila dito. Parang, yun nga, nakakamiss yung celebration sa Pilipinas, yung ingay. Maingay. Yung mga pailaw-ilaw po natin dito sa Pilipinas, yung mga pagkain po, yun po talaga yung nakakamiss dyan sa Pilipinas. Kasi dito po, ibang-iba po talaga. Sa pagkain pa lang po talagang namimiss po talaga namin ang Filipino food. Pero bukas po, actually mamaya po, meron pong event ang Philippine Embassy dito po sa Oslo para po sa Paskong Pinoy. Wow. So lahat po ng mga Pilipino magkasama-sama po mamaya dito. Para sa celebration po ng Christmas.